Hello. Check lang natin tong gitara ng isang legend sa buong Pilipinas. Mr. Mike Anopol. Eh, habang ina-assess ko, hindi ko narinig yung tamang tunog eh. So, chinek ko yun sa battery. Is putol na rin pala. So, try muna natin i-replace para makita natin kung ano yung potential na tong gitara na to. Or nag-tarnish na rin yung wires. So, hindi na siya tutunog talaga ng tama. Kahit gano'ng kamahal, may wear and tear din talaga eh. So, kita nyo kanina, nilinisan ko pa kasi hindi didikit yung tingga eh. Dahil sa sobrang tagal na. Hindi pa natin na check kabuuan kasi mahirap eh. So battery check. Oh, good, 943. Pagit na natin. Grabe naman corrosion na ito. So, obligado tayong buksan kasi hindi talaga lumalabas yung tunog. Para magkaalaman. Ipin muna natin. Grabe naman, kalawang. So, yun. Magkaliman natin. Kasi hindi natin malalaman ito eh. Pagbigyan natin binaklas. First time yas malabasan yun. Sinaksak natin. Anyway, habang makabukas, linisan ko na rin, di ba? Iwasakan to, brother. Itong isa hindi na kumakagat eh. Nare-replace naman to kung ikaso. So ayun na nga pangako ng wiring. Dahil nga sa sobrang luma niya, medyo mahirap manghula. Anyways, nakakatuwa lang kasi tayo yung nabigyan ng opportunity para gawin to. Salamat po sa blessings. Anyway, hindi natin alam ano yung story ha. Malalaman natin mamaya. Basta ngayon yung goal ko is patunugin lang. That's all. Nothing more. Nothing less. So, babalik na natin. Yan. Yay. Nakatakot. Kasi vintage na yung mga wires. Battery. Meron yan pare.
yun oh. Diba? Ito yung mga unang invento ng ano. Galing o, tinan mo Brad. Ganun na sila ka-advance noon. Kung gusto mo mag-trim, yan. Kung ayaw mo mag-trim, yan, nalalock mo siya. So, pwede ka mag-ibang tuning dito. Pwede ka mag, kunwari, ito sinet mo sa standard. O gusto mo mag, yan, kuna standard. Tapos drop. Diba? Galing, no? Innovation. Konting linis lang. Tapos na to. Diba? Walang komplikado. Kailangan alam mo kung saan ka mag-adjust. Ito mo yun, ito. Yan yung lock. Para hindi gumalaw yung setup. So, hindi nagagalaw yan. Okay. So, ito sir, in-oil ko para hindi na ako kayo mahirapan mag-ikot. Mm. Then, yung apinasyon niya o intonation, in-adjust ko na rin nandyan yung higpitan niyan sa gilid para ma-adjust mo. So, nahinigpitan ko na rin lahat para in case tanggalin mo yung string, di mahuhulog. So, ito, umagana pa rin ito. Yeah. Ito sir, wala na yung scratchy dyan. Yung jack, okay na. Intonation. Okay na rin. Yeah. Jack mo sir, okay na yan. Okay na rin jack. Yep. So, pwede natin test. Pangalang Juan de la Cruz. Ah, maganda yan. Yun. Yun, yun eh. Kasi sa pangalan ng anak ko, Juan din. Sige, papunta tayo doon. Pero unang-una sa lahat, malaman nyo dapat kung sino talaga ang Juan de la Cruz. Oh. Yeah, malaking tanong yan. Kasi, sino nga ba? Ang tunay na Juan de la Cruz, ako. Okay. Tapos si Bo Rason, gitarista. Kilala mo? Hindi na sa nasa state na siya ngayon, pero magaling na musikero yun. Bo Rason.
Ano kaya si Del La Rason? Yung parang kamag-anak niya yata yun. Hindi ko alam kung nanay. Nanay. Okay. Del La Rason. Artista noon. Ako pa pa. So, yun. Yun. Siya ang gitarista. Ako ang bahista. Tapos, ang drummer noon si Edmond Portuno. Tapos, ang keyboard, Bing Labrador. Tapos, ang sax, tatay ni Arya. Kailan mo si Aris? Kailan mo si... Ira Cruz. Yes, sir. Yes, sir. Nang Bamboo. Aba, aba. Yun. Saxophone naman yun. Yan ang One Dilapos. Dati yung One Dilapos. Oh, parang rock din siya, sir. Ah. Rock din. Rock din. Na may saxophone. May sax, so. Parang fusion, no? Ibang klase nga. Ibang klase. Ngayon, isang araw. Hindi, gabi. Mga aba. Alas dos na madaling araw. Mm-hmm. Kami na lang doon dalawa ni Edmond. Si Edmond tsaka ako. Tulog na lahat eh. Anong year yan, sir? Kung matanong ko. Siguro mga 1972. Okay. 72. Okay. 73. Ngayon, ewan ko, naka-brief ka na ba noon? Wala pa, sir. Wala pa. Nasa hangin pa lang. O, yun. So, ngayon, kwentuhan kami ngayon. Ano kaya? Sabi ko ngayon, gawin ka na, kaya natin ang pangalan ng banda natin. Oo, sige. Ano nga yung pangalan? Sabi ni Edmond, John of the Cross. Yun ang unang binanggit niya. John of the Cross. So, English, no? Bro, sabi ko, Tagalogin mo kaya? Oo nga, no? Juan de la Cruz? Yeah. Yun. Kasi of the Cross is... Yeah. Yes. Si Edmond, kahit na J-Proxon, nagbabasa rin ng Bible yan. Oo. Oh. Bible-based din yan eh. Si Edmond. Si Bosho. Si Bosho. Pero magaling talaga mag-drum yan kasi 16 years old lang siya. Kasama na siya ng tatay niya sa Hong Kong. Siya nagda-drum. Orkestra, bro. Wow! Orkestra? Mismo. Isipin mo, orkestra. Tapos nagbuo sila ng banda, mga Pilipino. Punta siya sa Japan. Sumikat, Sooners ang pangalan. Sooners. Sooners. Oo. Kaya nga, kaya lang, siyempre, nahuli sa drugs, na destino siya, na-aresto siya, stayed there for 15 days, pinauwi na. Kaya siya nauwi dito. So, parang ano din sir, no? Yung pangyayaring yun, kaya umuwi, para mabuo na yung One de la Cruz. So, hindi porket nangyari na bad sa'yo, is bad na. Kailan mangyari minsan yung bad na yon para sa maganda? Tama. Kasi nga, ang totoo lang, Rose, na totoo lang, ha? Ang masama at mabuti ay isa. Oh, wow, sir, yan na. Parang nakapanindig balaybo na yan. Kasi sir, alam ko, ano eh, ano ka rin, sir, eh, napanood ko dati yung nagpipreach ka. Natuturo ako ng Bible. Yeah. Pero hindi Bible ang tawag na. Oh, iba yun, sir, yung sa New York, di ba? Jewish, yeah, Jews. Oh. Judaism. So, yun ang napag-aralan ko doon. Matagal ako sa US, kaya ako nawala rito. Kaya, pinurso ko lang yun. Nag-aaral ako sa Israel, lapit lang sa Israel yun. For almost 10 years. Aral lang. Paano naman, sir, na... nakapasok si Pepe. Yeah, actually si Pepe tsaka kami ni Wally magkasama. Si Pepe hindi. Ibang banda yan dati. Nagkasabay kami sa isang show sa isang club lang. Ang banda ni Pepe, Downbeat ang pangalan. Downbeat. Ano sila sa Hong Kong palagi? Matagal sila ron. So, biyahero din siya. Biyahero rin. Kasi parang batang gapo siya, sir, di ba? Nagkapo rin yan. Nagkapo rin. Pero sandali lang. Hindi na nagtagal. Tapos, yun nga, yung nagkasabay kami sa isang show. Downbeat sila kami. Jungle Cats naman kami. Jungle Cats. Mga ano yun, 1964, 62, wow. Gano'n. Wala, hindi pa kayo pinang.
pala. Ako yung pinakamatanda, 75 ako eh. Okay. Pero grabe po yung impact na binigay niyo po sa lahat. Na kundi dahil sa inyo, baka wala rin tong guitar shop. Kasi, baka wala rin po yung LG. Kung wala kayo, kasi walang, hindi ako na-influensya, hindi ako siguro nag... Talagang wonder ako sila. Isa po talaga po sa haligi po, kaya kumbaga yung influensya niyo sa... Isa rin yun sa baka naging LG rin kami. Kasi, kami naman, nung nabuo na kami, Wandel Acros, hindi ako may iniisip nun. Kami po yung, siyempre, nung influensya nyo, influensya ng mga senior. Kaya kami nag-aral mag-gitara o pumasok sa rock, di ba? Okay. Eh, ako naman, gusto ko magkaroon ng service yung mga musician na ito, ganyan. Kaya natinayo ko namin itong shop. Nung dumating sa inyo yung ano, ako nung mag-interview sa inyo. Curious lang ako, no? Kasi nung sinulat ko yon, hindi ko alam kung tatanggapin, pagiging gano'n, magugustuhan, wala ko alam. Alin mo kumanta po? Kagatan. Nya. Hindi yun. First lahat. Hindi lang kaya yun. Alam po, sinisipra yan, di siguro, ayaw ko. Opo. Lyric-wise, music-wise. Mix ba? Meter po siya sa akin. Ha? Mix meter. Mix? Meter. Iba ano? Yung metro po sa office sa biglang dug-dug-dug lang dagi sumaya bigla. Grabe, grabe. Oh. Yeah. Lahat kami, kailan si Prime yun, lalo na nung early 90s. Kagatan. Grabe. Yeah, kaya tanda ko pa. Hindi mo alam kung magagalit sa akin ng tao. Wala akong idea. Wala. Gusto mo, wala namang pumipigil sa'yo. Digdigin mo, tabaga-baga mo. Pumusin mo ang gansay kayo maging bato. Grabe yung piyesa na. Ewan ko sa kung tama, tinitinga ko lang ngayon. Tama yun. Ito tal palalim na rin naman tayo. Tanungin ko na, sir, ano yung mga influensya nyo? Kasi, kumbaga nung time na walang YouTube, walang Facebook, wala... Kumbaga wala kayong titingalain kasi baka dyaryo o ano lang po yung pinapanood. Paano po yung influensya nyo nung ano, sir? Well, influence-wise, iba-iba kami ng influensya, unang-una. Mm-hmm. Kasi si Pepe, influensya niya, Mick Jagger yan. Ah, oh yeah. Rolling Stones yan. Mm-hmm. Yan talagang... Porte niya, banda niya noon, puro Rolling Stones kinakanta. Si Wally naman, yung mix, halo-halo, kung ano no. Meron siyang Jimi Hendrix, meron din siyang Loving Spoonful, meron din siyang mga lumabas sa Woodstock. Yan ang mga time niya eh. So, ako naman, nag-adjust na ako. Ang porte ko, jazz talaga. Sila Django Reinhardt, yun mga pinapanood ko. Sila Joe Pass, yung mga ganun. Tapos, nung nasama ko sa kanila, malayo talaga. Malayo. Kaya lang, nagkaroon din ako ng influence sa rock. Gaya ng mga, yung mga, wala pa nun sila, ano eh, sila Joe Satriani, wala pa. Ang mga gitarista nun, sila, Aldimiola, yung mga ganon, sila McLaughlin, yung mga ganon. Tapos sila, yung matitindi, sino pa, mga gitarista, Jimi Hendrix, yung mga ganon ba? Si Alvin Lee, yung mga ganon ba? Yan ang pinakinggan ko. Nagkaroon ako ng mga ganong influensya. Kaya nung sumama ako sa kanila, medyo ako ang nagkaroon ng ahead. Sa kanila, okay. Advance ang natutunan ko sa kanila. So, yun yung in-input mo rin sa kanila, kaya, sir. Pero ang nangyari, naging bahista ako kasi si Wally hindi marunong mag-bass eh. Pareho kami gitarista eh. Nag-bass siya. Sabi mo,
Bon, sandali lang, hindi ganyan ang tunog. tunog gitara eh. Ako na lang mag-bass, sabi ko ngayon, sige, ayun. Then, nung ako nag-bass, tumama. Ang ganda ng tunog, di ba? Kasi gusto ko tama eh. Yung tunog, pati yung low, kailangan nandun, poste. Mahilig ako sa poste eh. Pagka yung nangyari, kahit na mag-pip yung chord, nasa E pa rin ako. Tumakbo sa iba, ibang chord. Mahilig ako sa ganun, mo poste. So, mga arrangement sa recording talaga. Pati arrangement, arrangement. Pero ang matindi sa arrangement, no? Hindi ko naman sinasabing, ako lang nag-arrange sa lahat, no? Pero, ang matindi dito si Pepe. No? Si Pepe talaga, kasi ang kanya, bihira yun kahit sa mga American musician, yung spontaneous ba, yung on the spot. Mm-hmm. So para nag-upo. Wala siya nung upo, tapos susulat, mag-iisip. Wala yun. Ang kanya, pagka nakasit na sa studio, nakasit ako, Pep, ano tutugtugan natin? Hindi ko rin alam eh. Okay. pero sabihan ka, hindi ko, magre-recording na kayo. Sabihin, hindi ko alam. Yan, tutugtugan natin, bahala na. so lahat yan, sir, ano, spontaneous talaga? Yung beep, spontaneous yun, sir. On the spot yun. O, umpisan mo, my God. Takitikit yung bell. Takitikit yung bell. Then nilagyan ko ng bass. Patok si Wally, gumaya siya. Takitikit yung sinakya niya. Pinasok ko niya na. Takitikit yung drum. Biglang kinagtahan. Beep, beep, beep. Nagulat ako. Wow, ano yan? Kumakanta na pala. Tapos din, sinakya ko na rin. Dahil ganun yung kami ni Wally. Pero ang nakasagabal sa amin doon yung chorus eh. Kasi ang chorus yan, sakahin na kayo, di ba? Kahit hanggang kanto. Pero ang naging ano dyan, ibang klase yung ginawa ko dyan. Kasi magmula sa E, naging D, di ba? Tapos, imbis na dapat yun, C, di ba? O kaya, usual ba? Ang ginawa ko, F. Galing sa D, to F. Kung iba yan, sabi. Ibang klase yun. Tapos G. Diba? Yung mga ganun ang tirado ko naman, diba? Sa ano, pero pagdating sa spontaneous, yung biglaan, si Pepe talaga, grabe. Himig natin. Yan, paano po ba story yan? Ano yun? Spontaneous lang yun. Biglaan yun. Walang plano yun. Diba? Sabi ng promoter ng concert yun eh, sa Luneta. Sabi niya, Pep, pwede bang gawin mo ng kanta yan? Walang problema. Sandali lang. Punta lang sa CR. sa CR lang. Pagbalik, ito naman. Kinakanta na. Ako'y nag-iisa. At saka ako, yung mga sulat ko, karamihan, Juan de la Cruz, o Mike Hanopol, o Agibis, wala akong yung susulat na tungkol sa love song, pagmamahal, wala ako. Pinaka-favorite niyo, sir, na sinulat, o sa lahat ng naisulat niyo, yung pinaka-paborito. Ang problema din sa favorite, malaking problema sa akin yan. Oo, kasi wala akong favorite eh. So lahat yun? Lahat yun, favorite ko eh. See? Kasi parang anak ko yun eh, mga anak ko. Tama, hindi ako nagkaanak. Anak ko isa lang, pero wala na, malayo na. Hindi, at saka hindi musikero, doktor. Yan so, din sa pag may nagtatanong sa akin, favorite na build ko, sabi ko lahat ng kinagawa ko from scratch. Hindi, pwede siya po yun rin sa'yo. Yeah. Hindi pwede, kailangan. Sino po si Jeff Rocks? Ha? Sino po si Jeff Rocks? Yung Jeff Rocks, sir. Si Jeff Rocks. Yan yung project eh, salitang alam ko sa binaligtad nila yung project. Hindi lang alam yun. Ikaw alam mo? Hindi. Alam ko po, pero hindi ko alam sino si Jeff Rocks eh. Project pala yun. Project yun. Yung project, hindi niya alam po ano yun. Kasi yung project, kaya tinawag na project yan ni Quezon, yung mga nandiyan sa UP Diliman, okay. Teachers Village, yun ang project. Teachers Village yun ang project ni Quezon. Pinamigay niya yun, dinonate niya sa mga teachers.
Project 1, 2, 3, hanggang 10. Ngayon, nasa na yan? Wala na, di ba? Ang natitira na lang dyan, 2, 3, 4, di ba? Wala nang 5, wala nang 1, 2 meron, pero 6, 7, bagong na, bago lang nang wala, pinagbili, alam mo saan? Kung ano? Project 8, wala na. Wala na. Alam mo kung ano yung Project 8 ngayon? Hindi. Congressional. Bro. Ah, congressional na tayo. So, paano kalusot? Paano pumutok? Paano yung tinanggap? Paano nagkaroon ng Pinoy Rock? Eh, samantalang nung bago, wala pa Pinoy Rock, ang sikat dito noon si Eddie Peregrina, si Victor Wood, Vilma Santo, Nora Honor. Puro yan ang maririnig mo sa radyo. Wala kang maririnig mo ng kawakoy, nag-iisa, wala. Jokebox. Puro jokebox, grabe. Yun ang tanong nung, paano nakalusot? Ito, magandang story niya. Konti lang na kayo lang nakakalam dito at saka siyempre malalaman na rin nila. Noon, ang DZRJ, RJ, wala si Ramulo Cinto kasi wanted na siya ni Marcos. Okay. Ngayon, ang natira yung Riots, yung banda niya, RJ and the Riots. Sila nang siwa ng istasyon. Ngayon, ang pinatutugtog nila, puro English. Puro English. Yung mga Crosby, mga Neil Young, mga Jimi Hendrix, mga Johnny Winter, mga ganon. Natutugtog, no? English nga, English eh. Dumating kami, dala namin yung album na Imig Natin. Eh, dala namin. Sir, pwede bang patugtugin? No? Pwede yan, pero hindi pwede sa alasays yan, bro. Kasi bawal sa amin eh. Bawal patugtugin yung Tagalog. Puro English lang. Yun, hindi nyo alam yun. Ang radyo nun, puro English lang, wala Tagalog. Ayun, binigay namin yung album. Ayaw nila. Paalis na kami. Teka, meron dito. Pwedeng patugtugin yan. Wala problema. Oo. Kaya lang, alas dos na madaling araw. Wala yung nakikinig. Wala, alas dos, yun ang nakikinig nun. Di tulog lahat, di ba? Pumayag na rin kami. Oo, wala, payag doon tayo. Eh, so wala, di ba? Kahit na tayo na makikinig, okay lang. Kami lang nakikinig talaga sa istasyon. Eh, sino makikinig? Alas dos, di ba? Hindi, patugtog kami. Yung Juan de la Cruz kami. Kami na, ganyan na lahat. Yun naman talaga nung time na yun. Yun ang buhay nun eh. Yun talaga yun eh. Ganun talaga ang buhay namin nun. Ganun lang. Ano yun? Hanggang umaga na yun. Babalot kami, araw na. Pupungas-pungas pa naman. Alam talaga yun ang lahat. Hindi pinatutugtog namin yan. Ha? Tugtog. After mga siguro mga 2 months lang. 2 months. Hindi naman araw-araw. Siguro mga every other day. You know. 2 months. Ito na, tumunog na yung telepono. Ring! Tumunog yung telepono, bro. Nagre-request nung, Sir, ang ganda na yung pinatugtog nyo kanina. Ano ba yun? Balong malalim. Naku, Sir, pakiulat, pakiulit. Yun. Ayun na. Nag-umpisa na. Doon nag-umpisa sa RJ Santa Mesa. Doon nag-umpisa. Doon pinanganak yun. Ang Pinoy Rock. Doon pinanganak. Hindi nyo alam yun. Ngayon, alam na natin. Ngayon, alam nyo na. Thank you, Sir RJ. RJ. Oh, kaya nga, tuwa-tuwa rin siya eh. Dahil doon pinanganak yung Pinoy Rock. Grabe. Tapos, nalipat kami sa alas 6, prime time. Kasi nandun ang kita eh, di ba? Ang mga bandang alas 2, wala nang kita yan. Wala nang sponsor dyan. Sino mag-sponsor? Ang sponsor nandito sa alas 6, 7, 8, 9, 10 yan. Siya nilagay kami roon. Tapos, ito pang sabi ng mga tao ni Adel, eh, paano namin malalaman? Paano mapaprove na talaga marami na nakikinig? Tulog naman kami. Tulog lahat ng tao. Hindi, ganito na lang, Sir. Magpa-concert kayo. Tingnan natin. Anong magagawa ko? Kung walang tao, wag. Pero pag napuno, Sir, ha? Usapan. Ililipat niyo kami sa alas 6, ha? Libre. Sa Santa Mesa, meron doon, corner Santa Mesa, tapos SM, malapit doon. May tower dyan malaki. Andyan ang RJ. Dyan kami. Tapos di pumayag, pa-concert. Sige, saan tayo pa-concert? Dyan sa parking lot. Parking lot. Endlit na parking lot.
Sabi siya, nung araw ng concert, buong Santa Mesa, traffic. Hindi gumagalaw sa sasakyan. Dahil sa mga Jeffros, ang dami na pala. Mga Jeffros, napuno yung parking lot. Sabi siya, yung bubong, may bubong eh. Bumagsak yun. Dahil sa daming tao, daming Jeffros. Oh, yan, yeah, sabi nga, oh, yan, ha? Forever na yan. Oh, sige, sir. Okay, alas 6 tayo. Grabing ginawa niya, sir, no? Kaya nang talagay. Hindi nga namin nakalagay na gano'ng mangyari. Wala no. Alas, pwede mo maki-after sa'yo. Yan na yun. Alas 2. Hindi ko alam kung bakit nagkaro ng Tagalog dito sa radyo. Okay. Dati wala, puro English yan eh. Nung pumutok yung himig natin ni Pepe, si merong commentator dito noon, pangalan niya Teodoro Valencia. Hindi niyo alam yun. Ang pangalan ng ano niya sa diaryo, Over a Cup of Coffee. Pumutok yun, yung himig natin, pinas niya sa bill, nagpas niya sa bill sa Senado. Opo. Na gawing anong tawag doon? Parang official ang OPM. Kasi hindi official noon eh. So, gawing official, ibig sabihin, kailangan ang Filipino music o kaya Tagalog, kasi nga walang Tagalog noon eh, puro English lang. So, lagyan ng Tagalog na lahat ng istasyon, kaliwat kanan, magpapatugtog kailangan. Every hour yon ng tatlong Filipino music. Tatlo. Kasi dahil doon sa himig natin, nagkaroon ng ganyan, tugtugan. 70s po yun. Ha? Sa 70s pa po. 72 nga, 74, mga ganun. So, halos sir, nagawan ko na kayo lahat. Una si Kapepe, yung sa ano, The Smiths. Nagawan mo na ano? Gitara. Oo, oh, ganun. The Smiths. Pati si Pepe? Yeah. Nakita na namin yung design ng gitara. Wow! Nisip ko gagamitin talaga ni Papa yun. Design namin ni Lasagna yan. Kami nag-isip niyan. Ayup naman! Di ba? Alright! Kasi nakuha namin. Yeah, yeah, my man, man. Tapos, kinustoman ko po si Sir Wally naman. Yung Juan de la Cruz yung sungay dito. Oo, oh, gano'n. Oh, ako rin po gano'n. Oh, anong yung gitara yun? Yung custom niya sa D&D. Yun. Ako po gumawa ng parang master copy. Eh, hindi ko alam anong nangyari, ba't hindi na mass prod eh. Pero yung master copy, nasa kanya yun. Sa kanya? Ginawa ko ako. Ito maganda. Lesson ito para sa lahat. Pati sa akin, lesson, aral. Kasi kung tatanungin tayo, ako, ikaw, lahat tayo rito, Pilipino. Pilipino ka ba, sir? Opo. Yes. Paano mo nasabi? Pinanganak po sa Manila. Then, mother, pari ko po, Pinoy din po. Oh, ngayon, okay, nasagot mo yan, ha? Ang susunod kong tanong, ano ang Pilipino? Yun lang. Ha? Ano? Nawawala ko po ako eh. Kanina nga ako, nag-isip conference ka, hindi ko nasagutin. Ito mo, sinagot mo, Pilipino ka ba? Yes, Pilipino ako. Wow. Pag tinanong ka ngayon, anong Pilipino? Hindi mo ngayon masagot, di ba? Mm-hmm. Bakit? Nawala ka ng kultura natin, sir eh. Ang kultura natin, ang tawag dyan, meron tayong kultura. Ang kultura natin, subo, luwa. Okay? Ang sabi na subo, luwa, ano man ang dumayo sa atin, manakop sa atin, sinusubo natin yan. Pag alis nila, luwa na naman. Pasok na may panibagong nakop, subo, luwa na naman. Subo, luwa, subo.
Hanggang sa wala na tayong sarili. Wala. Ano sarili natin? Ang sarili natin talaga, kamay bro. Pag kumain ka, kamay. Wala tayong kutsara. Wala tayong tinidor. Wala. Meron ba? Wala tayong tinidor. Kamay, meron. Yun, kultura ng Pinoy. Yun ang Pinoy, bro. Kamay. Di ba? Kaya nga si Heber eh. Tuwing Pasko, meron tinatawag na Paskong tuyo. Kamay, bro. Walang ano yun. Walang tinidor, walang kutsara, wala. Oh, so yun ang kultura natin. Kamay. So ano pa? Ano pang kultura natin? Kamay na lang. Yan ang dapat tanungin natin sa mga, lalo na yung mga generation ngayon, wala na alam po. Wala na, puro banyaga na utak niyan, bro. Wala na. K-pop? Ha? K-pop na sila. K-pop, mga rap, mga kung ano. Ay, nako. Mga violente yung pinagsasabi, mga mura, mga... Anong klase? Anong kanta yun, di ba? Kanta pa ba yun? Din yun, di ba? Ang importante sa atin ngayon, lalo na ngayon, Pilipino, nangangailangan na talagang self-identity. Yun ang kailangan ngayon. Self-identity. Paano? Wala kang mga... Ano magagawa mo kung wala kang self-identity? Wala eh. Lahat na nagkikilusin mo. Koreano. Hapon. German. American. Ano yun? Di ba? Kahit yung mga letra natin, baybayin dapat eh. Wala eh. Kaya nga... Nasulat ko tong kanta na ito dahil dyan. Hinahanap ko ngayon ang tunay na damdamin. Hinahanap ko ngayon ang tunay na sariling atin, ang damdaming Pilipino. Nagbuhat pa sa unang tribo, di na natin makita, di na natin madama. Nasaan ang ating diwa? Pagmasdan niyo ang mga luha. Nasaan ang pagmamahal? Pagmamahal sa sariling wika. Wala tayo. Wala na ang awit. Ang awiting Pilipino. Wala na ang ibig. Ibig ng mga puso. Tingnan kahit isang sulyap man lang, di na natin mapagbigyan pati na ang sariling bayan. Subukan nyo naman ang awitin Pilipino. Mahabag kayo, maawa naman kayo, hindi na ba kayo naawa? Awang-awa na ako sa sarili ko. Wala na. Wala na ang hindi. Ang dating Pilipino. Wala na. Nawala diba? Na. Meron pa ba? Wala na. Meron. Andito pa ako, sir. Yun! Yun!
So, napakahaba nung nangyari ito. Sobrang, hindi ko alam ano nangyari talagang, naisulat na siguro to. Kasi, biruin mo ah. Wala eh. Biglang dumating na din si Sir Mike para paggawa to. At least nasulyapan o narinig natin yung mga hindi pa narinig na kwento ng iba siguro. Ang dami. So, abuti nga daw kami, isang buwan kulang pa daw eh. Ah, kulang. Kung kwentuhan lang. Alam mo, sir, tama yung sinabi mo, naisulat na. Wala, totoo yun. Sinabi ni Solomon. Ewan ko kung nagbabasa ng Solomon, di ba? Solomon, sinabi niya, there is nothing new under the sun. Walang bago. Lahat na isulat na. Lahat ng klaseng buhay, walang bago. Akala nyo lang bago. Dahil bago ko yung pinanganak, bago ko yung nag-exist dito. Pero lahat ng yan, pati future, naisulat na. Naisulat na. Naisulat na. Alam na ng mga tao, ng mga yung mga matatalino, yung mga nasa una. Alam mo, may mga taong talino, matatalino. Mga vlogger, matatalino yan, di ba? Yung mga nasa Senado. Kaya lang, ang kanilang talino ay merong halo. So, hindi pure. No? Yeah. Hindi pure. Ang tinasabing talino, pure. Malinis. Walang halo, walang bahid, walang mancha. Malinis. Yun ang talino, yun ang intelek, di ba? Malinis ang intelek. Walang halo, walang masamang intensyon, malinis yan galing sa taas. Bumababa dito yan sa atin, tapos tayo mismo ang nagsisira, ang nagdudumi. Nagdudumi, nagsisira, ginagawang kalokohan, lahat ng klaseng kalokohan gagawan. Pero ang intelek talaga ay malinis. Galing sa taas yan, hindi galing sa atin. Pati mga music ko, mga ginawa ko music, hindi sa akin yon. Hindi ko pwedeng angkinin yon dahil yan galing sa taas. Ang idea, ang concept, at saka mga intelligence, intellectuals, intelligibles, lahat yan galing sa taas. Yep. Okay? So, pahiram lang sa atin. Kailan dapat mahalin natin talaga eh. Yes. Sir Mike? Okay. Salamat po. Okay. Salamat din. Maraming salamat. Thank you. Abangan nyo guys. Ito, marami tayong matutunan. Please subscribe sa Mike Hanopo Music, Facebook, TikTok, and YouTube. O YouTube. Ganun na rin sa amin. Mag-subscribe na rin kayo. Salamat po. Maraming salamat.